Magandang araw mga katek. For today's video, magre-refer tayo ng deep fryer. Ang naging trouble nito guys ay sunog ang isang pole ng ating magnetic contactor kasama ang isang main wire natin. Kaya magpapalit tayo ng wire at magnetic contactor. Madalas kasing ginagamit ito guys. Dito niluluto mga fried chicken at mga french fries na paborito natin. Ang capacity ng ating deep fryer ay 30 liters na cooking oil at maghapon siyang ginagamit. Katapos gamitin ay nililinis naman kaagad at hindi naiiwasang mabasa rin sa loob. Nakikita ko kung paano sila maglinis. Talagang ligo talaga. As in buhos na may kasamang pressure talaga yung tubig na ginagamit nila. Kaya pag nabasa yung magnetic contactor sa loob, doon na mag-uumpisa yung kalawang at paghina ng mga terminal connection niya. Kaya kung minsan naglo-loss contact na siya at doon na mag-uumpisang uminit yung wire at doon na masusunog, totally masusunog siya. Yun na nga guys, tapos nang ikabit yung isang wire at ikinakabit na rin yung magnetic contactor. Ang magnetic contactor pala na ikinabit guys ay 3 pole, 65 amperes ang capacity at ang holding coil ay 220. Habang ikinakabit ng kasama ko ang magnetic contactor, makikisuyo lang muna ako sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na to, ay huwag kalimutang i-like, share at pakipalo na rin ang aking channel. Maraming salamat, happy viewing! Ayos na, testing naman tayo guys. Okay naman ang amperes nya, gumagana naman lahat ng heating element. So pwede na natin lagyan ng tubig para testingin habang binabalik nung kasama ko yung cover. At ito na nga guys, nalagyan na ng tubig at medyo umiinit na siya. Testingin lang natin kung gumagana pa yung thermostat nya. Sa ngayon, medyo ayos naman yung running ampere, 33.3. So normal naman lahat. Hanggang dito na lang guys, salamat sa panonood. God bless.